Magandang araw mga kababayan at welcome sa ating YouTube channel. Ito si Neon Mask ng United Talino Warriors at kung bago ka sa channel na ito, please click nyo yung subscribe button at yung bell notification button para lagi kayong updated sa ating mga reviews and reactions sa iba't ibang mga kumpanya na nagsusulputan sa ating paligid. Para sa episode na ito, ating mas kilalanin at ating mas bigyan ng link itong isang umuusbong na company. Ito nga ay ang 3X1 at ang connection niya sa iba pang mga kumpanya. So, bago tayo magpasimula o bago tayo magpatuloy, una nais ko magpasalamat sa ating mga kasama sa United Talino Warriors na nag-feed sa atin ng mga bagong information. Salamat kay Madam X, kay Ma'am Kat, sa pagbibigay sa atin ng mga additional information, inside information, at ito ay mga verified information mula sa mga taong malalapit sa mga taong involved dito nga sa 3X1. So yan ang kagandahan sa ating samahan dito sa UTW ay sinishare natin yung mga updated at recent information para maging mas accurate yung mga information na ating ibibigay at ilalahad sa ating mga manonood. Kaya naman, maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa United Talino Warriors. So, moving forward mga kababayan, tulad nga ng ating naipangako kanina, ating mas kikilalanin itong 3X1. Sa ating nakaraang video ay ating nabigyan ng pahapyaw na pagkilala sa ano ba yung mga complan, ano ba yung background nitong 3X1 na ito. So ngayon, bigyan pa natin siya ng link sa iba pang mga kumpanya na nagkaroon din ng parehong operation. So, simulan na natin ito. Ayon sa ating nakalap na impormasyon, ito nga 3X1 ay pinamumunuan ng isang nagngangalang si Leovic Nacor Montemayor. Leovic Nacor o Nacor Montemayor. Na isa naman siya sa, o masasabi natin na siya ay ang brother-in-law nitong si Jaymar Aloa. Neon Mask, sino naman si Jaymar Aloa? Si Jaymar Aloa naman, o ang kanyang tunay na pangalan ay si Lowell Zabala Isidro. At siya ang CEO ng ShopClick 700. So kung matatandaan ninyo, ito ay isang kumpanya din na nasunog na kumbaga dahil na-expose na sila sa kanilang scam na ginagawa. Itong si Jaymar Aloa, andiyan ipapakita natin yung kanyang DTI registration kung saan siya yung head o siya yung CEO ng ShopClick 700. At dahil nga sa laganap ang kanilang operation sa Bicol, majority ng mga biktima ay taga Daet, Camarines Norte at mga OFW. So ito yung mga majority ng kanilang operation ay nandyan sa may Bicol region at ang marami sa kanilang mga nabiktima ay mga OFW. Bakit nga ba OFW ang paboritong targetin itong mga kumpanya na ito? Una, dahil kapag nagkaroon ng kagipitan sa kumpanya, sabihin natin na hindi na sila makapag-payout, at ang iyong mga miyembro ay mga OFW, hindi kaagad sila makakauwi sa Pilipinas upang mag-file ng kaso. At alam naman natin na medyo mahaba itong proseso ng pag-file ng kaso,
Kaya ang mga OFW ay hindi nila kakayanin, o it will be inconvenient for them to stay long here in the Philippines to pursue filing a case against these scammers, because majo-jeopardize naman yung kanilang trabaho sa ibang bansa. At karaniwan din ang mga OFW, bigay todo sa pagbibigay ng pera. Mabilis nilang na ibibigay yung pera dito sa mga scammers na to. Because hindi na sila nagkakaroon ng marami pang pagkakataon na pag-isipan yung investment due to lack of time, dahil meron silang trabaho, and apart from that, meron din tayong time difference sa mga OFW na nasa ibang bansa. So sila talaga yung target ng mga scam company. Now, going back, punta tayo, balik tayo kaya 3X1, kung saan sinabi nga natin ang CEO ay itong si Leo Vic Montemayor, na brother-in-law naman itong si Jaymar Aloa, na CEO ng ShopClick 700. At isa pa nilang kasama sa operation ng 3X1 ay ito namang si Michelle Lamac, or Michelle Lamac. Si Michelle Lamac naman, nandyan ipapakita natin yung kanyang pictures, at ipapakita rin natin yung mga ebidensya ng mga resibo na binayaran ng mga miyembro, na ito ay dineposit nila, ang pera ay ipinadala nila kay Michelle Lamac, na siya naman ang nagre-receive ng mga perang ito. Majority ng mga remittance ay pinapadala o ini-encash dyan sa area ng BF home sa May Paranaque. At ito rin si Michelle Lamac, siya naman ang nagpapadala ng pera papunta kay Leo Vic Montemayor. And for your information, mga kababayan, itong si Michelle Lamac, siya naman ay involved sa isa ring company na sinunog na. Ito naman yung ShareBiz. Now, nang nasunog ang ShareBiz, tulad ng maraming mga company, sila ay nagpalit lang ng pangalan. So mula sa pangalang ShareBiz, ito ay pinalitan sa BizTypers, and then eventually ginawa siyang Biz4U. So ito lang yung cycle ng mga companies, mga kababayan. So pinapalit-palitan lang yung pangalan ng mga kumpanya upang magpatuloy sila sa operation. So nakikita nyo na yung link ng 3X1 sa iba't iba pang company. At kung mapapansin ninyo, ang ShareBiz, ang kanilang source of income ay captcha typing. At ito rin ang isa sa source ng income dito naman sa 3X1. So makikita nyo na same lang sila ng processes ng pagkita. Maliban nga dun sa may direct selling ng sabon, at ito ang captcha typing na source ng income dito sa 3X1. So yun nga, mga kababayan, dahil nga sa limitado yung oras ng ating mga kababayan na OFW at yung mga kababayan natin dyan sa Daig Camarines Norte, kaya sila yung pinaka easy target ng mga kumpanyang ito upang mas madali nilang maitakbo yung mga pinaghirapang salapin ng ating mga kababayan. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano ba kikita daw dito sa 3X1. Ayon sa kanilang press release, so dito ipopost natin sa gilid, ang sources ng income ng 3X1 ay mula sa crypto trading. So ito yung mga cryptocurrency, pwedeng Binance siguro, o kaya yung mga tinatrade. Marami tayong mga kaibigan na bihasa dito sa topic na ito. Pero ang sinasabi ng ating mga kasama sa UTW, wala namang pinapakitang proof ng trading itong 3X1. At apart from the lacking of proof to show that they are indeed involved in trading, crypto trading for that matter, alam natin, mga kababayan, na hindi fix ang kita dyan sa trading.
In fact, kapag hindi ka marunong tumansya o lumarunong mga trending o yung mga pagtaas at pagbaba ng value ng mga cryptocurrency na yan, malaki yung chance na ikaw ay malulugi. How come itong 3X1, they are promising a fixed amount na ibibigay sa mga members na sasali sa kanilang company? So, there's no such thing as fixed income sa crypto trading. At ikalawa, mga kababayan, na source ng income na 3X1, ito namang website developer. So, hindi ko maintindihan, mga kababayan, kung sila ba mismo yung magde-develop ng website o sila'y tatanggap ng mga kliyente na gagawin nila ng website. Because sa World Wide Web at sa information technology, napaka-stiff ng competition. So, hindi ganun kadali na makakuha ng kliyente na gagawan mo ng website. At hindi rin naman ganun kalaki considering pertaining to the income o yung kita mo sa pag-develop ng website. Tapos, sasabihin mo, kailangan mo itong i-segregate sa lahat ng iyong mga members. So, medyo hindi nagkakaroon ng connect dahil hindi ganun ka-stable itong sinasabi nilang source ng income. Apart from that, pangatlo ay itong sinasabi nilang product and direct selling. So, alam na natin ito, mga kababayan, na meron nga silang glutacogic soap na produkto na dinidirect selling. At tulad ng ating nasabi sa ating previous vlog na napaka-stiff din ang competition sa mga beauty products. Napakarami nating mabibili dyan sa mga palengke, sa mga malls, and even online na ganitong mga beauty products or glutacogic soap. At maliban nga sa napaka-stiff na competition, marami ka rin mapagpipilian na mas mura kumpara sa mga ibinibenta ng ganitong mga MLM. Which, by the way, ang kanilang primary goal naman talaga is to recruit and invite people to invest sa kanilang company. At ito yung kanilang ginagamit para naman ibigay dun sa mga uplines. So, that's the time na magkakaroon ka lang ng income kapag nagkaroon ka na ng recruits under your name, left and right, at yung mga pinapaliwanag na natin na Ponzi scheme kung saan kailangan mo pang magkaroon ng mga subordinates, mga pairing bonus para lang mas babawi mo yung iyong investment sa mga companies na ito. So dito sa gilid, mga kababayan, ipopost pa natin yung kanilang iba't ibang mga plans kung ikaw ay mag-i-invest sa kanilang kumpanya. At kung mapapansin nyo, nandyan na naka-indicate na sa loob lamang ng ganitong araw, fixed na araw, ay babalik na yung iyong investment. At tulad nga ng ating napaliwanag kanina, yung kanilang sources ng income ay hindi fixed. So how come this company can assure in providing fixed income sa kanilang mga investors? And apart from that, ipapakita rin natin dyan sa gilid na sinasabi nila na there's no need for you to invite people dahil purely selling lang ang kumpanya. Pero how come andyan, ini-encourage nila yung mga investors to invite and recruit people dahil kasama doon sa kanilang ways of earning ay yung pagre-recruit. Actually, mas malaki pa yung kita sa pagre-recruit ng mga tao. So again, ito ay isang malinaw na panlilin lang sa ating mga kababayan. And tulad din ng ating na-discuss doon sa ating nakaraang vlog, na sinasabi nga nila na ang kanilang legalities o yung kanilang mga permits, licenses ay on process pa lamang. So, andyan, ipapakita natin sa gilid. Pero, may linaw naman na sa lahat ng mga businesses, you need to comply first sa lahat ng mga legal documents, sa lahat ng mga
mahalagang at importanteng dokumento bago ka magsimulang mag-operate. And yet, itong 3X1 ay nag-ooperate na kahit wala pa yung kanilang mga legalities. So, ito ay isang malinaw na pang-i-scam sa ating mga kababayan. Again, mga minamahal naming mga kababayan, bahala na po kayo magpasya kung ito bang 3X1 ay dapat ninyong pagtiwalaan, considering na meron ng background sa scam yung mga taong namumuno dito sa kumpanyang ito. And apart from that, the company itself lack the necessary requirements to operate. So, dito na natin tatapusin yung ating maiksing video. Nais ko magpasalamat sa lahat ng mga nanonood, sumusuporta sa ating vlog, lalong-lalo na sa ating mga kasamahan sa United Talino Warriors. Nandyan, please like and subscribe din sa kanilang mga YouTube channel. At muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga supporters, pati yung mga nag-PPM sa atin na nagsisend ng mga additional information. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ito po si Neon Mas ng UTW, nagpapasalamat.